magtatrabaho dito sa Saudi, gaya ko, matagal na ako. Kaya pag nagsasalita ako ng Arabic, parang tuloy-tuloy na, strict-strict na at nakakaintindi na ako ng Arabic kahit gano'n siya kalayo. Welcome back sa aking another vlog. It's me again, Maria P. Tutor Santas Vlog. Ayan, andito naman ulit ako guys. Nakapag-vlog naman. Ayan, i-share ko sa inyo habang naghihintay ako sa aming sasakyan ng company namin papasok sa work. Ayan, kita nyo dyan, nakabayan ako. Andun pa yung bag ko at saka yung bag ko ng lunch bags ko nandoon pa sa table namin kasi nga, ayan, habang naghihintay ako sa aming sasakyan, papuntang trabaho, ayan, isishare ko sa inyo, baka gusto nyo, kung nasa Pilipinas man kayo, na gusto balak ninyo mag-abroad dito sa Saudi, dapat ba ninyo itong gawin at dapat ba ninyo ito matutunan o marunong kayong magsalita ng salita nila ng Arabic. Ayan guys, bago pa lang ako dito sa Saudi, hindi ako marunong magsalita sa Arabic words, guys. Hindi din ako makaintindi sa salita nila ng Arabic dahil bagong-bago pa lang ako. At saka hindi din ako nakakaintindi ng Arabic. Yeah, kasi hindi lahat ng buong Saudi, guys, na marunong silang magsalita. Ayan, nandito na ulit ako. Ayan, kasi guys, hindi lahat ng mga Saudiya na marunong silang magsalita ng English. Ang marunong lang siguro dito magsalita ng English, guys, yung nag-aaral ng mga Amerika o international school dito sa Saudi. Yan siguro, marunong yan sila. Perfect na perfect yan silang magsalita ng English at nakakaintindi ng English sobra. Ayan, pag pupunta kayo dito or nasa Pilipinas pa kayo, nabala kayong mag-abroad dito sa Saudi, kailangan dyan bibili kayo na yung parang dictionary na may translation na Arabic, tapos ginatranslate siya ng English, ginatranslate siya ng Bisaya o Tagalog, ano pa yan dyan, hahanapin ninyo dyan para pagdating dito sa Saudi, marunong na kayo umintindi ng Arabic at marunong kayong magsalita ng Arabic. Kasi dito guys, mahirap dito pag nandito ka sa bansa nila, pag hindi ka, paano kung makaharap ka ng tao na hindi siya makaintindi ng English, tapos ikaw hindi ka marunong ka mag-English, tapos yung Saudi yung kinakausap mo, hindi siya marunong o hindi siya makaintindi ng English, tapos ikaw hindi ka nakakaintindi ng Arabic, kayo dalawa ang nahihirapan kasi hindi kayo pareho nagkakaintindihan sa salita o ano ang pinag-usapan ninyo. Kaya, ayan, mas maigi pang marunong kang mag-English at marunong kang mag-Arabic sa bansa dito sa Saudi para hindi ka hirap na hirap sa sarili mo magtrabaho dito. Kasi yung nagtrabaho ako dito, guys, hindi, bago akong dating dito sa Saudi, nagtrabaho ako sa rehabilitation center, hindi ako nag-expect na ang trabaho ko pala caregiver or caretaker sa isang malaking rehabilitation center, tapos wala akong pinag-aralan na caregiver, tapos na bigla akong nasalpak sa pag-aalaga ng pasyente, tapos may problema ang pasyente ko, hindi marunong ako magsalita ng English pero hindi ako nagmamayabang, guys, hindi ako matalino pagdating sa English, tapos ayan, marunong ako magsalita ng English pero yung Saudiya na yun na nakaharap ko, hindi siya nakakaintindi ng English. Ang sinabi lang niya sa akin, ang naintindihan lang daw niya, thank you o how are you, yun lang daw ang naintindihan niya kasi sa mga anak daw niya dahil nag-aaral na ang mga anak niya sa international school. Kasi pag tinatawag na international school, marunong silang mag-English niya. Tapos ayan guys, tapos ayun, hirap na hirap ako nung nagtrabaho ako. Bago akong dating dito sa Saudi, hirap na hirap ako magtrabaho as a caregiver job sa isang rehabilitation center dahil ang mga amo ko namin doon ay puro mga Saudiya. Hindi din lahat ng Saudiya na marunong magsalita ng English at marunong magintindi sa English. Siguro yung mga tao na yun, hindi sila nakapag-aral ng international school kaya masanay silang magsalita sa kanilang language na Arabic words. Kaya ayan, iyan, hirap na hirap ako. Tapos ayan guys, paano ako natutong magsalita ng Arabic? Pinagsikapan ko ba talaga dito sa Saudi na matuto akong magsalita ng Arabic? At pinagsikapan ko din ba na matuto akong
matuto ako o marunong akong umintindi ng Arabic, guys. Ayan, guys. Ayan. Bago ako dito, dahil natuto din ako magsalita ng Arabic, may kapatid kasi ako ditong ate. Yung ate ko kasi ang nagpa-apply sa akin dito sa aking company na ngayon. Dito siya dati sa company ko ngayon, kaso naumuwi na siya sa Pilipinas, nag-forgoods na siya. Tapos ayan, tinatanong ko siya kung ano ba ang basics ng mga basic na salita ng Arabic, paano ito siya isasalita ng ganito. Gina-translate, ginaano ko siya ng Bisaya muna, tapos ginaano ko siya ng Tagalog, or ginatanong ko sa kapatid ko kung paano ito isasalita ang ganitong word sa Arabic. Tapos ayan, hindi naman ako hinahayaan ng kapatid ko kasi gusto din ng ate ko na matuto din ako magsalita ng Arabic, dahil nga alam niya nandito ako sa Saudi Arabia, guys. Kaya tinuturaan ako ng ate ko. After ata 3 weeks na palagi ko siyang ginamemorize, hanggang nalagay siya sa utak ko. hanggang nalagay siya sa utak ko. Tapos ayun, natuto na ako paano ako magsalita ng Arabic, paano ako magintindihan ng Arabic, dahil pinagsikapan ko sa sarili ko na matuto ako. Hindi ako naging tanga na kaliwali pala, guys, yung bahala na yung mga ganyan. Yung hindi ko siya ginaano na hayaan ko na, kasi pag-uwi sa Pilipinas hindi ko naman siya magagamit. No, hindi ninyo iwag ganun ang idahidan, kasi kung magpunta din kayo sa mga part ng Middle East, guys, pero magagamit din ninyo ang Arabic at makaintindi din kayo ng Arabic. Pero di ko sure, kasi hindi ata lahat ng Arabic pareho-pareho ang words na pagsasalita, iba-iba ata, pero pareho silang tinatawag na Arabic. Pero ang may iba sigurong Arabic sa mga ibang Middle East, pareho ang salita, pero may iba hindi. Iba ang salita. May salita ding Arabic na hirap din siyang intindihin, lalo na yung malalim na Arabic, guys. Kaya ayan, kung nandyan... Ayan, guys, kung andyan kayo sa Pilipinas, balak ninyong pumunta dito sa Saudi, ayan, mag-aral-aral muna kayo dyan ng mga basic Arabic. Mas maganda pa yung maraming Arabic ang pinag-aralan nyo, para pagdating dito sa Saudi, hindi kayo mahihirapan. Kung sa bahay man kayo magtatrabaho, sa company kayo magtatrabaho, wala problema kung sa company kayo magtatrabaho, tapos may mga job set kayo pinapasukan, gaya ng mga hospital, school, at saka hindi kayo hirap mag-intindi ng Arabic, kasi may kasama naman kayo mga Pilipina, pwede kayong magtatanong kung ano yung sinasabi nila, dito ganyan. Ipaano kung nagtatrabaho kayo sa bahay dito sa Saudi bilang isang domestic helper, kaya kailangan niyo talaga yung pag-aralan ang pagsasalita ng Arabic words, o paano kayo mag-intindi ng Arabic, o paano kayo magsalita ng Arabic. Kasi yun ang importante dito pag nag-a-abroad ka sa Saudi, kasi hindi mo na pala alam, binigyan ka na pala ng problema sa amo mo, tapos nag-a-Arabic siya, hindi kanya gina-English, kasi nga gawa nga hindi siya marunong mag-English sobra, tapos ikaw nakakaintindi ng English, hindi ka naman nakakaintindi ng Arabic, tapos yung amo mo hindi din marunong mag-English at saka hindi din nakakaintindi ng English, yun, di ba, mahirap. Pag example lang, guys, kung ang amo mo ay hindi talaga siya marunong magsalita ng English, sanay siyang magsalita sa salita nilang Arabic. Kaya ayan, guys, ang isi-share ko dito sa inyo. Kaya kung gusto niyo pumunta dito, mag-aral muna kayo ng Arabic habang nasa Pilipinas pa, kahit mga basic-basic lang, hanggang sa matagal na kayo magtatrabaho dito sa Saudi, gaya ko, matagal na ako. Kaya pag nagsasalita ako ng Arabic, parang tuloy-tuloy na, strict-strict na, at nakakaintindi na ako ng Arabic kahit gano'n siya kalalim, na naintindihan ko na siya, dahil almost 13 years na ako dito sa Saudi, kaya nakakaintindi na ako sobra ng Arabic, guys. Kaya ayan, guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe, like, comment below my video, and thank you for watching, guys. See you my next vlog, guys. Bye. Ingat kayong lahat. Kita-kits aking susunod na vlog. Bye.